Magandang araw sa ating mga viewers. Welcome sa Delmas Garden. Ngayong araw ay mag-spray tayo ng fungicide. Ito yung gagamitin natin pang fungos. Vast. Ano yan ang vast? Fungo free. Ito yun ang ano natin, yung bagong ito rin yung gamit natin, yung pagpapatubo natin ng rose para hindi siya magkaroon na hindi siya maano ng fungus bago siya pag-sibol niya ng kanyang mga dahon. Ito yun. So, anuhin na natin ito. Magkuha lang tayo dito sa isang litrong tubig. Gagamitan lang natin ng 1/2 teaspoon dito sa fungus. Produkto ito ng Vast. Yan. Basta. Ito, ilalagay na natin ito sa isang litrong tubig. Ay, dito muna natin haluin. Kailangan natin muna tunawin dito. Kaya baka hindi siya matunaw. Tapos dito natin kuhaan ng tubig sa isang litro. Yan. Tapos tunawin natin. Ihalo na natin. Halo-halo. Yung wala matitirang buo. Kasi kung may buo yan, mahirap pagpalabas sa ating sprayer. So, kailangan tunaw na tunaw. Pag may makita tayong, halimbawa, nagbuhos na tayong, binuhos na natin dyan. No? So, ano nya. Yan. Oh, may nakita tayong buo-buo pa, anuhin natin yan, durugin. Para lahat ay malagay natin ang kumbaga sa kwanto yan yung lasa pa. Ang fungicide na ito ay pwede rin ito sa palay, sa mga cucumber, melons, beans, mung beans, cabbage, ginger, paper, calamansi, mandarins, oranges, grapes, strawberry, papaya, banana, and mango. Gamitan, ha? Ang gamitan natin ngayon ay sa ating mga orchids na nagkakaroon pa rin ng yung tawag na powdery mildew, tsaka yung cercospora leaf spot. Yun ang mga sakit ng ating orchids sa ngayon, lalo na nagsisimula na yung paulan. Ang paggamit nito ay 10 to 14 days interval. Pero kung sige ang ulan, kailangan i-shorter natin. Bali, ibaba natin ang imbes 7 days. Gagawin na lang natin mga 5 to 10 days. Ganun ang interval niya. Para, kasi siyempre pag naulan na, nag-spray tayo, maaaring kinabukasan, umulan siya. So, i-short natin, imbes na 10 to 14 days, gawin na lang natin mga 7 to 10 days. Ganun. Okay, magsisimula na tayo sa pag-spray. Itong vast na ito, fungo-free, ay mabibili ito sa mga gaya ng mga Palawan poultry o mga nabibili ito sa mga agri-store sa inyong mga lugar. So, simulan natin ang pag-spray dito sa ating banda. Tingnan nyo kung makikita nyo, ayan, maliliit na mga puti na yan. Tapos parang yung mga brown-brown na maliliit din na parang fungus nga yan, o yun, o, grabe kaliliit na yan. Yan ang paunti-unti na niyang papatayin yung ating orchids. So, isprihan natin yan. At saka nga pala, ito rin itong tawag na collar rot. Ngayon, isprihan natin. Ito, masyado kataas eh. So, may mga black spot na ang ano natin. Di ba nakikita niya yan? O, yan. Kailan ba tayo pwedeng mag-spray ng fungicide? Ito
itong fungicide na ito, kailangan talaga mag-spray. Yung pa, makita nating mainit, hindi siya uulan. Kasi kung sa hapon tayo mag-spray pala, yung ano, inapa-inyo na natin yung mga fungi. Kasi sa gabi, dumadami sila. So hindi din sila kahit isprayan natin, hindi sila mamamatay dahil lumalakas sila sa gabi. So mag-spray man tayo, magiging immune lang sila at useless yung ating gamot. Kaya kailangan sa ganitong init tayo. Kaiba ito sa insecticide. Ang insecticide, kailangan kung hindi madaling araw sa gabi. Yung ano, kasi iba ito siya, para pang fungus lang talaga ito. Panlaban sa mga spot natin ng ating mga dahon ng ating orchids. Ang dami na kasing nag-ano na naman. So pagka nakita natin may mga spot, spray na kagad tayo pang fungus na ano, yung para sa fungus natin, sprayan na kaagad natin. Dun, okay, sige, ubusin na lang natin to pang spray ating mga kwan para panlaban natin sa mga fungus. Mas maganda dito hanggang sa puno. Mag-spray tayo pati puno kasi yan nandiyan kadalasan ang mga ano, mga fungi na nagsimula din sa puno din. Tingnan mo, namumula na. Sisirain kasi ng fungus ang ating mga orchids kapag hindi natin maagapan. Kaya tingnan nyo kung nakita nyo yan, no, na dark spot ng ano niya. Kaya yan, kung hindi natin agapan yan, tuloy-tuloy na yan lahat niya, ubusin niya na yan. So, kaya inanuhan natin ito. Kasi natin para masabi ng dito na lang. Ano? So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa ating video. So, hanggang dito na lang. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. I-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating video. Maraming salamat.